Bago ko pumasok ng seminaryo, nagtatrabaho po ako sa bangko. Ang isa sa natutunan ko sa bangko ay huwag na huwag kang gagawa ng paspasang desisyon. Kasi kahit sabihin mong alam mo ang maraming bagay, baka hindi mo pa rin nakikita ang complete picture. At yun ang napakahalaga para maging balansyado ang desisyon na makakaapekto sa ibang tao. Kaya nga bago kumilos, doon natin masasabing hindi lang yung impormasyon na naandyan. Tignan mo yung sitwasyon kung bakit, halimbawa, bakit hindi makabayad ng utang. Kasi doon mo makikilala, may valid reason pala. Halimbawa, naniningil ka, ay yung palang panahon na yon, sabay-sabay, bayaran ng taxes, examination ng mga bata sa kolehiyo, kailangan may bagong rehistro ang kotse, eh talagang a-adjust ka kahit madelay ng ilang linggo o ilang buwan. Yun ang sinasabi ng turo ni Jesus, temper justice with mercy. Yun din ang binabanggit sa gospel na narinig natin. Kasi baka mamaya, kahit sabihin mong nasa tama ka, baka nagdesisyon ka ng galit na galit. Kaya nga ang mahalaga, do not judge especially when you are angry. Baka mapabigatan masyado. Ang nais ng Diyos, nakikita mo kung paano ang takbo ng mga pangyayari. Hindi lamang ho sa negosyo, pati sa loob ng bahay. Meron akong kakilala, ikinikwento sa akin, nakita ng katulong yung kanyang senyorita umiiyak sa telepono. Sinabi niya sa senyora na umiiyak yung kanyang anak. Pero ang sabi ng senyora doon sa katulong, huwag mo kaming pakialaman, katulong ka lang dito. At dinismiss nung Donya yung nakita ng katulong. Sising-sisi yung Donya na hindi man lang niya tinanong ang kanyang anak, ba't ka naiyak sa telepono? Sising-sisi siya kasi after 2 weeks, nag-suicide ang dalaga. Hindi man lang natanong, what went wrong? At doon na sabi, do not disregard little information kasi doon makukumpleto ang basis ng mga desisyon. Mga minamahal na kapatid, minsan kailangan nating gumawa ng mga mabibigat na mga pagpapasya. Pero ang mahalaga, hindi lahat ng mabibigat na pasya ay cruelty. Kasi sabi nga nila, painful ang mga desisyon kasi painful ang sitwasyon. Halimbawa, nakikita mo na hindi pumapasa. Sabihin natin, nasa grade 11 na, hindi pa nakaka-adjust sa high school.
baka something is wrong, pero kahit mabigat ang remedy, ang mahalaga, kinakausap ng mahinahon, gusto mo bang mag-aral ng kolehiyo? Kailangan may babaguhin at mabigat ang pagbabago. Kaya nga minsan kahit malinaw ang isip, pero pag walang kontrol ang emosyon, baka may mga bagay na napapabayaan. Sana po ang mga bilin ni Jesus ay hindi lang papuntang langit. Sana ang mga bilin, ang mga turo ni Jesus, it will improve human relations. Yung pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa. Kahit meron tayong mga kamag-anak na hindi natin type ang ugali, doon natin masasabi, it is hard to like you, but I can be civil with you. Kaya nating tauhin. Kasi kung iisipin natin, kahit ako, pari na ako, meron pa ako mga relative na talagang mukhang pera. Pero I try to discover saan pa ba bukas ang ugnayan para sabihin hindi kami prejudge dahil sa alam niyang mga kahinaan namin. Sana patuloy nating ipakilala kung si Jesus ay mahinahon kahit alam niya ang pagkakamali ng mga apostoles, ipinakikilala niya, kaibigan niyo pa rin ako na magsasabi ng katotohanan kahit masakit na katotohanan, katotohanan pa rin ito. Sana we judge not because we are superior. We judge because may malasakit tayo sa tatanggap ng ating pagpapasya. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagundahang loob, narito ang aming maiaalala.